Cristine? Yes? About last time, sorry kung napasobre yung sabi ko sa'yo. Naplano ninyong maghiwalay ang asawa mo. Alam ko ano man ang desisyon ninyo, I have nothing to say. Lahat naman tayo gumagawa ng kanya-kanyang malalaking desisyon sa buhay. Yes, I know. At marami na rin malalaking desisyon ginawa mo sa buhay mo. Tama. Myla, asan naman mga pinapahanap ko sa'yo? Coming, sir. Kanina ka pa coming ng coming. Akala ko ba scholar ka? Bakit napakatanga mo? Yes, sir. Pwede bang padala mo right away? Now! Yes, sir. Ba't nang tagal-tagal mo sa banyo? Sama ba ng tiyan mo? Umiiwas nga ako, di ba? Parang may monthly si sir eh. Kanina pa ang sungit. Ang sabi nila, nakakasanayan daw yung kasungitan ng boss. Pero, kuno Kerry, lalo na ngayon pa. Na ano? Tama nga siguro sabi ng friend ko sa akin. Ano nga sabi ng friend mo? Na napapaning na ako. Feeling ko kasi may stalker ako eh. Wow. Ganda mo, Tay, ah. Ba't ka naman magkaka-stalker? Ano, dahil sa self-proclaimed alindog mo? Huy. Kasi ano? Darwin, mapagkakatiwalaan ba kita? Pagkatapos pa ng tindi ng bonding natin, wala ka pa rin tiwala sa akin? Huh. Tara, dun tayo. Ang sasabihin kahit kanino, ha? Erwin, seryoso ako. Promise. Okay. Sa tingin kasi ni Ma'am Cristine, may mga ginagawa yung Monte Blanco simula naging presidente si Sir Philip. Kaya medyo hinutulungan ko sila sa mga gusto nilang malaman na file sa atin. Grabe, Myla. May pinagsabihan ka na ba nito? Wala. Wala. Pero yung nakita ko nga ng 1 billion sa may payment slip sa may gold mount, wala akong pinagsabihan noon. Kasi nga, alam kong hindi naman yung tama. Gawa mo. Salamat, Kerwin. Sarap sa pakiramdam na may masabihan ako ng ganito sa... Salamat. Ma, pinatawag niyo daw po ako. Kung tungkol ito sa... Hayaan mo muna ako magsalita, pwede? Nandiyan pa ba yung babaeng yan? Umalis na po. Ipagluluto daw ba niya ako talaga? Yun ang sabi. Naghahanap lang yan ng dahilan para makita ako at makausap ako. Ma, gusto ko sanang ipaalala sa inyo. Elizabeth, hindi ako ulyanin. Hindi ko nalilimutan yung kasunduan natin. Ngayon, ako naman ang merong gustong sabihin sa'yo. Kaya kita kinakausap. Alam mo, kahit ano paman ang anak ni Edison kay Valerie, hindi ko yan maring itakwil. Ma, alam niyo naman kung anong klaseng tao si Jameson. Mari kong ibasura ang kanyang ina, pero si Jameson ay anak pa rin ni Edison at hindi ko yan maaring pabayaan. Meron akong obligasyon sa kanya. Ang problemahin mo ay ang iyong mga anak, hindi yung problema ng iba. Sige.